Ibang abala pa rin si Yong at ibang housemates sa pagharap ng kanilang ika-apat na lucky task, nag-usap muli si Kuya at ang kanyang ate Mona. Anong naiisip mo habang nagluluto ka? Iniisip ko po yung kung anong mangyayari sa usapan namin niyo. Naisip ko po baka nanggagalit or magtatampo po sa akin si Yong dahil sa ginawa ko na nag-alala tuloy siya sa nanay ko. Mona? Po. Naniniwala ako na ang komunikasyon sa isang pamilya ay mahalaga dahil nais mo nang makipagkita kayo. Opo. At sa tingin mo ay handa ka na para dito. Opo, Kuya. Ibibigay ko na sa iyo ang pagkakataong ito. Salamat po, Kuya. Bago tuluyang magkita ang magkapatid, kinausap muna ni Kuya si Yong habang ang kanyang ate Mona ay naghihintay sa kabilang kwarto. At dito, naririnig ng kanyang ate Mona ang salobi ni Yong patungkol sa kanya. Lingid sa kaalaman ni Yong, si Kisses inumpisahan na ang pag-asikaso ng malaking sorpresa para sa kanya. Masarap po sa pakiramdam, Kuya, kasi it's a special thing, especially for Yong. Oh my God! I'm so happy! Oh my God! Nakaka-excite nung magkikita na sila. Yong, di ba nung isang araw ay meron kang mensaheng nakuha na dala nung eroplano? At makalipas ang mga araw, kamusta ng pakiramdam mo tungkol doon? Di maalis sa isipang po si nanay. Ngayon po, sumama din po yun. Love ko po na bakit na buntis tapos hindi pa pinakasalan. Gaano ka-importante si Mona para sa'yo? Importante po. Lahat naman po sila importante. Ano ba yung ikinakatakot mo yung o ayaw mong mangyari nang dahil sa sitwasyon ni Mona? Katakot ko lang po na ano po yung bata po na lumabas tapos hindi sila kasal na yun po. Parang masama po doon sa amin po. Hindi po ayaw din po ng tatay ko po na lumabas yung bata na hindi kasal. Yung bilin po ng tatay ko na ganun akin na huwag daw mapabayaan yung mga kapatid ko po at saka nanay po. Kaya yeah, sinunod ko po yung sinabi niya po. Nabibilib ako sa'yo, Yong. Thank you po, Kuya. Lahat ng aksyon mo ay para makatulong para sa iyong mga kapatid. Opo. Para sa iyong ina. Hmm. Hindi madali yung ginagawa mo, Yong. Opo. Saan ka humuhugot ng lakas? Siguro po binigyan ako ng Allah Ta'ala po na lakas po. Binigyan po ako ng buhay ngayon para bigyan po ng kabutihan at saka po tumulong po sa mga tao at sa mga kapatid. Sa gitna ng kanilang usapan, may mahalagang tanong si Kuya kay Yong. Yong, meron akong tanong. Ano po? Tatanggapin mo ba ng buong buo ang iyong kapatid? Kahit ano man mangyari. Opo. Tatanggapin po kasi po. Kapatid ko po. Hindi ko din po kaya po na sumama po yung loob ko sa kanila. At tatanggapin mo ba ng buong buo ang iyong bagong pamangkin? Tanggapin po. Natanggap ko din po. Kung nadidinig ka ngayon ng kapatid mo, ano ang gusto mong sabihin sa kanya? Nang po sabihin sa kanya na sana po ay yung problema po nila na maayos na at mapakasal lang po sila. Huwag na sana magpatagal po. No? Tanggap na tanggap ko po kahit ano po mangyari po. Hinahangaan kita? Thank you po. Dahil bukas ang iyong isipan. Dahil kahit ano mangyari ay handa mong tanggapin ang iyong kapatid. Ang nais ko para sa'yo ay ang matupad ang iyong mga pangarap na matulungan
ang iyong pamilya. Thank you. Lalo na yung tungkol kay Mona. Dahil bilang pamilya, nandyan ang pagmamahal ninyo sa isa't isa. Anong pinaka namimiss mo kay Mona? Samahan po at saka sa pagluto po. Mga pastil po, yun mga okoy. At saka yung nagkakain po kami kasama po. Sarap ba yun yung pastil? Sarap din po. Malay mo yung natikman mo. Paglabas ni Yong sa confession room. Hi mga kapamilya! Be updated with the Pinoy Big Brother housemates by clicking the subscribe button and watch all the latest videos by clicking the I button above.